So yun na nga guys, yung dito na tayo sa ating pinto ng tagumpay. So kung makikita nyo, yung aming toilet is dito sa part ng aming genkan or ng aming main door. So bago ko mag-start, sana ka-subscribe na kayo sa ating channel. Again, it's Mama Jack Katayama. And pakita pa natin bell button para notify kayo sa mga susunod pa nating vlogs. So for today's vlog guys, isi-share ko sa inyo kung gaano ka-high-tech and how to use a Japanese toilet. So guys, kung gusto niyo makita kung gaano ka-high-tech at paano gumamit ng Japanese toilet pag kayo ay pumunta dito sa Japan, then just keep on watching. Tagumpay. So kung makikita nyo, yung aming toilet is nandito sa part ng aming genkan or ng aming main door. So ayan siya, ito yung aming toilet. So kung makikita nyo, ganyan siya. Ganito yung pintuan niya, na-open ang ganyan. And sama na kayo sa aming sa loob. So bago tayo pumasok sa toilet guys, Japanese manners dito na yung meron silang ginagamit na iba yung chinelas nila para sa may toilet and iba yung chinelas nila para sa ibang side ng bahay. Pero syempre, tayo is family lang naman dito, so okay lang naman kung ano yung gamitin. Pero pag sa mga ibang establishments, lalo na kapag sa mga labas na or pang business establishment, is ganun yung kanilang pinapatupad or ayun yung kanilang ginagawa. So yun, pagpasok natin sa toilet guys namin is ganito siya. Meron tayong switches dito para sa toilet or sa ilaw ng toilet. And this one is para sa ating exhaust fan. Tapos ito is nilagyan ko na lang siya ng ganito. Deodorizer spray siya from Glade. And yan. Kasi nandito agad sa left side ko is nandito yung ating washlet. So ayan, meron tayong washlet na pinalagay dito or faucet. Yan siya. And sa baba niya is meron siyang cabinet. So itong cabinet na to is magsiserve siya as stock ng ating mga toiletries or anything na pwede nating ipang stock or ilagay dito para sa ating toire. And kung mapapansin nyo, dito naman sa ating right side, meron tayong shelves na pinalagay. Ito is another magiging holder or pwede mo ding lagyan ng mga estakan mo or anything pang display. Or katulad ng ginawa ko, naglagay ako ng toilet spray and yung aking mga display na mga dogs. And dito sa part na to, nandito yung aming bintana or window para sa toilet na to. Kita ko sa inyo. Yan siya. Itong bintana na to is meron siyang screen. If ever na gusto mo lang siyang i-screen, yan siya. And nabubuksan din siya ng wide open. Yan siya. Ito, pag wide open mo siya, ibubukas. And pag half lang is ito. Itong bintana dito is nagsisilbi siya para hindi makulog yung amoy after mag-toilet. So, hindi ko na siya bubuksan kasi gabi na. And may shelves din dito. Lagyan ko lang ng dog, artificial plant. And plants talaga and hand wash. And sa upper side guys is nandoon yung exhaust kanina. Nandoon yung switch ng exhaust pero nandito yung exhaust fan. And kung mapapansin nyo, punta na tayo sa ating toilet seat. Yung aming toilet seat dito sa sa baba is wala siyang tank or tankless siya. Hindi nyo siya makikita ng tank. So ayun yung design na napili namin ni Papa. And ayan, hindi ko na siya bubuksan guys ha. Pero ito is pinatay ko muna. Nag-automatic siya. Itong ito, nag-automatic siyang bukas kapag may tao. And dito sa kanang part, nandito yung parang pang-alalay pag matanda ka na, di ba? Yan siya. And upo tayo para makita ko sa inyo and ma-explain ko sa inyo. Sa part na to is nandito yung aming tissue holder. So ayan siya, dalawa yung pwede mong ilagay na tissue. And dito sa left side again is nandito yung parang kanyang shelves again, floating shelves, depende sa iyo kung anong gusto mong ipalagay, pero ito alam ko is nag-serve siya as holder nga nitong ating tissue. And ito na yung sinasabi ko sa inyo na pinaka high-tech na mga
gadget para sa toilet dito sa Japan, guys. So, iba-iba yung ganito dito sa Japan. Iba-iba yung gamit niya at the same time is iba-iba yung mga brand niya. So, itong sun is from Takara. Meron kasi ditong Toto, Takara. Ewan ko kung ano pa yung ibang brand. So, iba-iba din yung brand niya. So, this one is ito na yung mga remote or ito yung mga pipindutin mo para sa pag-function or pag gumamit ka ng toilet. Dati, yung mga paggamit nila is it's either dito nakalagay or sa gilid ng mismong toilet seat dito nakalagay. So, mamimili ka kung yung dito or yung dito. So, kami dito namin na piling ipalagay. So, ayan siya. Mag-start tayo dito sa part na to. Tong orange na to is para siya sa stop. And this one is para sa oshiro or sa back pag mag-spray ka ng tubig. And this one is yung kilalang-kilalang bidet. Yung bidet usually is ginagamit daw talaga to ng mga babae kasi yung pag-spray niya ng tubig is nasa mismo parang kalahating part ng pag-upo ng tao. So ayan, syempre yung mga babae, diba? Sa private part is importante na nalilinisan or na-e-sprayhan. And this one is ito yung sa tank, pag-re-refill ng tank. So pipindutin mo lang yung mga yan kung ano yung mga function na gusto mong gamitin. And ito din, ito naman yung sa may nozzle or yung pag-spray. Ito yung sa likod na part or sa oshero na part and ito yung sa harap na part. Punta naman tayo dito sa part na to. Itong part naman na to is para siya sa nozzle cleaning or yung paglilinis nung nag-i-spray sa iyong toilet. And this one is kung mahina and ito kung malakas. Meron din siyang iba't ibang level kung gaano kalakas and gaano kahina and off and on. And this one pala guys is ito yung massage. Itong sinasabing massage na to is massage na pag-spray ng water. Yan siya. And dito sa lower part na to is ito yung time saving nila or may timer na nakalagay. And ito yung battery. Tapos sa part na to guys, di ba nagwi-winter dito sa Japan. So tong part na to is kapag yung toilet seat mo or yung inuupuan mo is gusto mong maging warm siya. Ito yung pipindutin mo. And kapag gusto mo naman na yung lalabas na water galing sa iyong nozzle is mainit, is ito din pinipindutin mo. So kadalasan ito ginagamit to pag magwi-winter na para mag-spray ng mainit na tubig at the same time is yung upuan mo is maging mainit. So ayan siya. Tapos nagpalagay lang tayo dito ng washlet. Ito is so dito is nagpalagay din tayo ng washlet. So ayan siya. And kung mapapansin nyo guys is yung ating wall dito is merong ganto and half-half siya. Tong half is tinatawag nilang panel. So ayan, kung makikita nyo, yung half part ng aming toilet is naka-panel, paikot yan siyang ganyan. Yan siya. Naka-half siyang ganyan kasi yung sa babang part is para kahit mabasa siya is pag ito yung mababasa is hindi siya masisira at the same time is madali siyang linisan, pupunasan lang at madali na siyang matatanggal yung dumi. At the same time is magnetic tong part na to. So ayan, makikita. For example, this one on. Nagamit na yung pagiging magnetic nung panel na to. Nilagyan ko siya ng ganyang hook and nagsabit ako ng towel. So, ayan lang siya guys, ang ating toilet sa baba. And mostly na mga toilet dito sa baba is merong mga ganyang mat. So, nilagyan ko na lang din sa akin ng ganyang mat para cute-cute din siya. And sa part na to is nadidito na yung mga saksakan. Yung mga ganyang part guys is hindi ko na alam kasi yung gumawa na sa bahay yung nag-asikaso niyan. Dalhin ko naman kayo sa ating toilet sa may taas. Kasi meron tayo, yung usual na mga bahay dito sa Japan, kapag may second floor is meron na ring toilet na nakalagay sa second floor para hindi na mahirapan, di ba, ang bumaba-baba. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo. Ito na yung ating toilet. Ito yun. Ganon din yung pintuan. Yung ganyang pintuan, di siya sliding door. Yung napupul siya na pintuan. Pasok tayo. Ayan siya. Katulad ng sinabi ko, meron again siyang mga switches. Ito is para sa toilet na ilaw. Pindutin natin siya. And ito para sa exhaust. So, ayun yung exhaust niya. So, kung mapapansin nyo, yung toilet namin dito sa taas is wala na siyang washlet na nakalagay dito sa gilid. Ang washlet niya is nandito sa kanyang tank. And hindi siya tankless. For example is, magpa-flush ako dito. Ayan. Automatic is mahulog na dyan yung tubig. And pwede ka na maghugas dyan ng kamay mo. And dito ko na rin nilagay yung aking hand wash. So, ayan siya. Panel din siya lahat dito. Half panel din yung kanyang style. And meron din siyang ganito para pang-alalay pagtatayo. Meron din siyang mga shelves para sa design. And yung bidet. And yung mga ibang function pag magto-toilet ka. Siya. And mapapansin yung aking toilet holder. Toilet tissue holder is ganyan lang siya guys. Ayan siya.
katulad nung toilet style lang din doon sa baba. And dahil wala ako ditong mini cabinet, so nag-improvise ako ng ganyan. Yan siya, diba? Hansin niya. Nag-improvise lang ako ng ganyan. Yan siya. Nalagyan ko dito para dito ko ilalagay yung aking mga toilet tissue. And yan siya. Yan siya. May design lang ako ganyan. Ayan siya. Nilagyan ko lang din siya ng ganyan. And again, may bintana tayo. Itong mga bintana naman dito, guys, is, option naman kung gusto nyong ipalagay or hindi. Pero kasi mas maganda pag may bintana, at least hindi nakukulob yung amoy. And nadudun sa pinakataas na part pala yung exhaust fan. So, ayan siya. And ganun lang. Kung mapapansin nyo, guys, yung mga toilet floor is, or yung sahig sa toilet is, ganyan siya. Tingnan nyo. Kasi hindi madumi yung mga toilet dito eh. Hindi siya nagbabasa-basa. Kaya okay lang kahit ganyan, gawa sa ganyan or gawa sa kahoy yung toilet floor. And another yan, nilagyan ko lang uli ng cover yung ating toilet seat. Kung makita niyo, happy time. Yan siya. And another hook para sa ating towel. So that's it, guys, for our toilet. Kung paano gumamit ng high-tech na toilet dito sa Japan. At kung ano yung nasa loob ng aming toilet dito sa Japan, guys. So, maraming salamat, guys, sa patuloy na pagsuporta at pagsama sa ating channel, guys. And sana makita ko pa kayo sa mga susunod pa nating vlog. Maraming salamat, guys. Bye! 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 So, see you on our next one. Bye! Bye! Bye!